Ayan, so ito po ang ating crabs. Nasa ano to? Kilo. Higit isang kilo. Yun. Try natin. Abog ito ng 1.5. Naman lang. So dito po, meron tayo another batch sa ating pong pinataba, sa ating new elevation na gallons. Meron po tayong siyam ngayon dito. Arbisin po natin, sabay po natin doon sa kabila na ating mong tilalian ang nakuha namin sa area. Ito po ay mataba na, galing din doon sa area namin. Okay. At medyo alanganin lang, mataba po natin, sabay na natin ngayon may benta. So, ipimintin natin kung magkano ang abutin sa ating kong pinataba na limango at saka yung naharbis natin doon. Kasama po sila. So araw lang po ito ang nilalagay dito kasi medyo kulang sila ng taba. So, ngayon taba na yan, sabay natin doon sa kabila. So just watch out, kami pa yung mag-harvest ngayon. Yes! Hi! So, ito po ay talagang hindi makawala yung alimango mo. May isda pa, hindi nakain. Okay. Another two. Uy. Ay, nakalak pa. Ayun. Wah, maliit. Ako niya ba? Ay. Okay. Ouch. Hila po tayo. Ah, meron pa. Hila muna yan. Tingnan mo nga yung sipit, mga magsasabi naman kay payat niya. Tingnan yung sipit. Payat pa yan, boss. Ngayon, yung pong mga baser dyan na nagsasabing payat, yung alimango, hindi lang po matingnan ang alimango sa kanyang sipit o mapuro o hindi, kundi sa kulay din. Pag ang kulay nyo po ay super putla, yan po ay payat. Pero pag ang niyo ng mga alimango ay hindi na super putla, tapos nakalagay dito, okay, yun talagang pinataba dito for the one month, paano ho mapupuro yung sipit na pinapakain, isda, at saka yung mga shell na dinikdik na, yung laman na, so hindi talaga pupuro yun. So, yan pa yung sinasabing class B, hindi po mga class A. So, yan po, para sa mga basher, para malaman nyo naman talagang reality ng mga alimango. Okay, hindi po lahat basihan sa sipit. Kailangan mo sizing ho talaga. Yun po ang realidad yan. Pag magbasyo kayo ng sipit, galing sa palaislaan, galing sa wild, doon ho kayo magbe-base sa sipit. Pero pag galing dito, hindi po sa sipit basihan yan. Apat sizingin nyo po at sa kulay ho yan. Ganun lang yun. Crab na yan.
umitim na sa katabaan. Payat to. Wala nang ano, sipit yung natingnan nyo. Hindi sa kulay. Ayun oh. Kailangan na lang marpel. Ayan, so ito po ang ating crabs. Ah, nasa ano to? 1.3, 1.4. Dito abot na 1.5. So, try natin. Tingnan natin mamaya. Meron pa isa dito. Ito, may isang kilo. Agoy! Ayan. Uy! May damage man! Ay, class B. Class B naman yan, oh. Kita nyo, may putol yung sipet. Ayan, magiging class B yan pagdating doon sa sizing ng ating mga buyers. Ewan ko, ba't ganun? So, try natin takpan ng ano, tali. Kung kayang matakpan, para hindi magkita. isang kilo, higit isang kilo. Ayun! Try natin. Abog ito ng 1.5. 1 lang. So, yan po, mga ka-crabmate. Ibang mga alimagaw. Malaki. Kano kang abutin nito? Aha! So, ganitong mga kalidad ng mga crabs. Kano kang abutin? Ang ating isang maliit na box, magkano kayang halaga nito? So dali natin ito mamaya sa buyer, benda natin. Kasi lang maulan ngayon, ganti kaming minto yung ulan. Magkano kang abutin itong isang box ng ganito kalaki? Parang nabatata siya na 10 kilo. Ayan. So just watch out magkano ang halaga nitong misteryosong box ni Alimango King. Okay, so once again here at Alimango King. So tayo po yung deliver ng 19 pesos. So ang 19 pesos po ay nakalaga po siya ng... Dito ba niya? Okay, so nakalaga po siya ng 19,336. Ayan na po yung ating pinagkarapan. Salamat sa Panginoon na siya po yung nag-present sa atin sa ating pinagawa. So once again po, ang pagalaga ng Alimango na kapitan ng pagmalaki po Alimango natin. So ito po si Alimango King nagsasabi, ang buhay po natin galing sa Panginoon. Kalingatan, pagkakagaan po natin at mahalin, karoon na yung pinagsusun sa atin. See you in my next video.